What's up, Madlang people? Guys, good morning. Welcome back to my channel. Again, I'm Gary V. Abada. So, ngayon guys, pag-usapan po natin si Gultapa ngayon. Medyo trending po siya sa social media kung bakit na-terminate yung channel niya. So, ngayon, malaki pong aral po ito sa akin at maging sa kanya rin. May malaking aral na rin po sa kanya. So, ngayon, talagang may mapupulo po tayong aral doon sa nangyari sa channel ni Boy Tapang. So ngayon guys, magbinsay lang po ako about kay Boy Tapang para at least maging lesson learned sa kanya yung mga pinagdaanan niya sa channel niya. So ngayon guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag kalimutan mag-comment, like, and subscribe. At pakipindot na rin guys ang bell button na pang-updated ka sa lahat ng videos na aking upload. So ngayon guys, pag-usapan po natin si Boy Tapang. Yun, bakit na-terminate? So, bakit nga ba na-terminate po siya? Ayun, for me, para sa akin, guys, sa mga pinanood ko ng mga videos about kay Boy Tapang, mga reaction nila, mga komento na kay Boy Tapang, marami daw nag-report kay YouTube about kay Boy Tapang dahil nga sa mga kinakain na hindi na nakakatuwa. So, yun nga. So, pangalawa, nag-message na rin pala si YouTube sa kanya na yun nga, dahil dun sa kinain ng bulati na pinaparemove ni YouTube sa kanya, hindi niya napansin siguro, or busy siya, or baka di niya alam. So, kaya nga, terminate na lang siya kasi di nga natanggal po yun. So, yun nga guys, para sa akin ha, si Boy Tapang, di naman ako against sa mga pinopost niya, pero para sa akin guys, hindi na rin po talaga nakakatuwa po siya sa mga kinakain niya. Kasi, nakakadiri sobra. Kasi, yun nga guys, ako ha, pag nakikita ko nga lang guys, pinanood ko lang, halos bumabaliktad sikmura ko. At pinapakita ko po lahat sa mga friend ko, talagang ayaw nila, nakakadiri daw. Bakit daw inaprubahan ni YouTube yung mga ganong kinakain? So yun nga, para sa akin, hindi po siya nakakatuwa, hindi po siya maganda. Kasi bakit? Tulad nung kumakain siya ng bulate, tulad nung kumakain siya ng mga, anong tawag doon, yung sa aso? Yung kuto sa aso, anong tawag doon, basta nakalimutan ko ang taon, nasa isip yun. Yun, yung koto ng aso. Tapos, kumakain siya ng mga apes, mga buhay na mga animals, mga apes. So, yun nga guys, para sa akin, hindi siya maganda kasi pag once na makita po siya ng mga bata, alam mo naman mga bata, wala pa masyadong mga isip yan. Pag once na makita nila, baka isipin ng mga bata, ilagay nila sa puso at isipan nila, ay pwede pala itong kainin. So, tulad ng gagamba ka, siya, yuck, nakakadiri, diba? So, baka magaya po siya. So, kaya nga po, marami sigurong nag-refer kay YouTube sa kanya dahil nga doon po sa mga kinakain niya. So, ngayon guys, malaking lesson po to sa atin bilang isang new vlogger, new YouTuber. So, may mga guidelines kasi si YouTube na pinapatupad. So, kailangan tutupad tayo sa guidelines niya. So, syempre, nasobrahan na po siguro talaga si Boy Tapang, kaya yun, talagang na-terminate po yung channel niya. So, ngayon guys, sana marinig mo ito, Boy Tapang. Ikaw nag-create ka ng bagong channel. So, I pray na ma-monetize ka na. Pero, ang payo ko po sa'yo, ibahin, di mo man baguhin yung content mo, mukbang, pero baguhin mo yung mga kinakain mo. Una, hindi po nag-benefit sa'yo yun. Wala pong magandang benefit sa katawan mo yung kinakain mo. Bakit? Kumakain ka ng katul, umiinom ka ng sunrocks, kumakain ka ng bulkasil, di ba? So, pinarusahan mo na sarili mo. Lagi natin tandaan, Boy Tapang ha, kung marinig mo to, your temple is a, your body is a temple of God. So, pagmamayari po ito ng Diyos na dapat pong pangalagaan natin, dapat pong pahalagahan natin. Hindi po natin pwedeng abusuhin yung ating physical na katawan. Bakit? Why? Nag-iisa lang po ito. Kasi pag once na ito'y mawala, hindi na po siya pwedeng ibalik. So, kailangan pahalagahan po natin siya ng ating katawan. So, hindi po nakadisenyo ang ating katawan sa mga ganong pagkain. Diba? Ano dapat ang kakain natin? Yung mga healthy food. Unhealthy na kasi kinakain mo. Hindi na po siya maganda sa katawan. Wala po siyang mabuting, wala po siyang magandang idudulot sa ating katawan. So, yun na po yung mapapayo ko sa iyo kung narinig mo ito, Boy Tapang. Malaking aral po sa iyo yan na sana mabago mo po ang mga kinakain mo. Di mo man baguhin yung content mo, baguhin mo yung kinakain mo. Di ba? So, marami pa rin susuporta sa iyo.
Lagi mong tandaan, inuulit ko, your body is a temple of God. Templo po ng Diyos yan, diyan po siya nanahan, at kaya kailangan pahalagahan natin at ingatan natin. Huwag nating abusuhin sa kahit anuman. Diba? Sumaawa tayo sa sarili natin. Hindi yan ang paraan na para sisikat tayo. Pray to God. Diba? Sabi nga dun sa Matthew 6:33, but he seek me first of the kingdom of God and his righteousness and all these things shall be added into you. So, mamuhay lang tayo na ayon sa kalooban ng Diyos, diba? Seek God first. Sa lahat po ng ginagawa natin, unahin po natin siya at mamuhay po tayo ng ayon sa kanyang kalooban. Dahil ang lahat po, kapag once na ginagawa po natin yan, ang lahat po ay provide po ng Panginoon. Nakikita po ng Diyos lahat ng pangailangan natin. So, ngayon, buita pang sana mag-enjoy ka sa bago mong channel. Mayroon ka na pong 30 plus na subscribers. Sana, I hope na ma-monetize ka para at least makatulong ka naman sa family mo. Hindi po kami against sa mga kinakain mo, sa mga ginagawa mo, pero maawa ka sa sarili mo at maawa ka sa mga viewers mo. Kasi bakit baka gayahin pa po siya ng ibang mga kabataan. So, baka pinagpagmulan pa ng hindi magandang nangyari sa mga viewers mo. So, yan nga, sa atin din, mga new vlogger. Sana nga po, may malaking mapulot po tayong aral doon sa nangyari sa channel ni Boy Tapang. So, ingat po tayo sa mga ina-upload po natin. Iwasan po natin yung mga bawal kay YouTube. Wag natin ipilit yung mga bawal. Gawin lang natin yung tama, yung unique, yung katanggap-tanggap ni YouTube. Diba? So, wala namang mawawala sa atin pag sinusunod po natin ang guidelines ni YouTube. So, bilang isang bagong vlogger ako, bilang isang bago, talagang may napupulot talaga akong aral doon kay Boy Tapang. So, malaking napulot ko doon. Lesson learned. So, hindi lang po sa kay Boy Tapang to, kundi para sa atin lahat. So, once again guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, guys, please, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At pakipindot ulit sa bell button upang updated ka sa lahat ng videos na aki-upload. Thank you for watching guys. God bless us all. Bye!